Ang mga bahay na ito ang pinakaprotektadong bahay sa buong mundo, na kahit magkaroon ng zombie apocalypse ay ligtas pa rin tirhan. Sa Poland ay mayroong isang bahay na sobrang protektado dahil nasasarado ang lahat ng mga pwedeng gamitin para pasukin ang bahay. Dinisenyo ito ng isa sa mga pinakasikat na arkitekto sa Poland. At kitang-kita sa kanyang gawa ang kanyang pagkahusay. Ginawa niya ang mansyon para sa mga kliyente niya, na ang number one priority pagdating sa bahay ay security. Kaya naman pag nagkaroon ng mga zombie, walang magiging problema ang mga nakatira dito. Pwedeng isara ang mga pinto, mga bintana at ang mga gate, at kahit ano pang bukas sa bahay na pwedeng pasukan. Ang maganda ba dito ay automated ang lahat ng mga ito, kaya pag may pipindutin ka lang ay kusa na ito magsasarado o magbubukas. Pag nakabukas ito ay mukha itong isang typical na bahay na napakaganda at napaka-elegante ng disenyo. Pag nakasara naman ito ay mukha itong isang bloke ng semento na tila ba walang tao sa loob ng bahay. Meron ding energy sa bahay dahil kumukolekta ito ng solar energy pag may araw. Kaya kung magkakaroon man ng zombie apocalypse ay pwede ka pa rin magkaroon ng kuryente. Sobrang nakakamangha ang bahay na ito at walang duda ay nagandahan din ang arkitekto sa kanyang nagawa. Kaya gumawa pa siya ng isa pang bahay na ginawa niya rin mas secure gamit ang parehong mga teknolohiya na ginagamit niya sa unang bahay. Kapag nagkaroon ng mga zombie, panigurado na kung sino man ang nakatira dito ay sure na protektado. Tinayo ang building na to para protektahan ang mga seeds na galing sa mga gene bank mula sa iba't ibang parte ng mundo para siguradihin na meron silang kopya kung sakaling masira ang ibang mga seeds dahil sa krisis. Ang gumawa ng building na to ay ang mga Norwegian government at napili lang nilang itayo ito sa isang isla sa hilaga ng Norway. Ang dahilan kung bakit napili nilang gawin ang building ay dahil sa kalayuan nito sa kabihasnan at dahil sa labig na klima dito. Yun din ang dahilan kung bakit napakagandang tumira dito pag nagkaroon ng zombie, dahil napakalayo ng mga komunidad sa isla. Paniguradong konti lang din ang mga zombie na pupunta rito. Bukod doon, kung may mapadpad man na zombie dito, sa sobrang lamig ay magyayelo na sila. Kaya hindi na sila magiging threat kung sakaling hindi tinatablan ng yelo ang mga zombie. Mahihirapan din silang pasukin ang bahay dahil isa lang ang entrance nito. Ang interior mismo ay nasa loob ng isang bundok. Tapos, meron pang vault sa loob kung saan tinatago ang seeds. Kaya maraming level na security ang building. Kung sa labas ay mukhang maliit lang ang gusali, pero ang totoo, napakalaki ito sa loob. Kaya pwede itong gawing hideout na maraming tao. Floating mansion. Hindi marunong mag-swimming ang mga zombie, kaya ang tubig ay isang natural na protection laban sa kanila. Kaya naman ang bahay na ito ay 250 million ang halaga at napakagandang tirhan kung magkakaroon ng zombie apocalypse. Para ang bumili ng yate pag binili mo ang bahay na to dahil lumulutang sa tubig. Bukod doon, napakaganda rin ng interior ng bahay. Napaka-curious nito. Kaya kahit merong mga zombies ay makakapag-relax ka pa rin. Makakalimutan mo ang iyong mga problema pag dito ka nakatira sa bahay na to. Dalawa ang base ng bahay at ang sukat nito ay 400 per square meter. Kaya naman, hindi ka masisikipan dito. Maraming lugar na pwede paglagyan ng mga supplies, tapos mataas pa ang ceiling kaya napakaluwag talaga. Gumagamit din na solar power ang bahay na ito, kaya hindi mo na kailangan masyadong problemahin ang gasolina. Meron pa itong mga skills na pwedeng gamitin para panatilihin ang bahay sa isang lugar kung ayaw mo na magpalutang-lutang ito.
dinisenyo rin ang bahay para mawistan ang napakalakas na bagyo, kaya hindi mo na kailangan mag-alala kung masama ang panahon. High-tech din ang mansyon. Meron siyang rainwater collection system na kaya ipurified ang tubig ulan para maging ligtas itong inumin. Kaso nga lang, mabagal ang pag-andar nito, kaya kung dadaan pa sa lupa ay siguraduhin mo munang walang zombie, kasi baka makatalon sila sa bahay mo. Medyo may kamahalan ang bahay na to, pero kung sigurado kang magkakaroon ng mga zombie, bilhin mo na kagad ito. Ang mansyon na to ang pinakamahal na bahay sa buong Wizardland. Ang presyo niya ay $185 million at dinisenyo siya para sa mga bilyonaryo. Kung sa labas ay mukhang ordinaryong mamahaling bahay lang ito, pero pagpasok mo sa loob ay makikita mo na meron pala itong 7th floor at karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng lupa. Perpekto ito na gawing taguan ng maraming tao kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse. Marami kayong pwedeng tulugan at dahil napakalaki ng bahay, hindi mawawalan ng space para sa mga supplies. Bukod doon, buhay bilyonaryo ka sa loob ng bahay na to. Napakalaki ng mga kwarto at high-tech ang mga furniture. Ang ibang parte ng bahay ay gold-plated pa. Meron pang napakagandang swimming pool sa loob para hindi ka naman mabagot habang inaantay mong matapos ang zombie apocalypse. Meron din itong napakalaking garahe na maraming floor sa ilalim ng lupa, kaya pwede mo rin ito paglagyan ng kahit anong gusto mo. Sa gitna ng dagat ay merong bato kung saan nakatayo ang isa sa mga pinakatagong bahay sa buong mundo. Isa itong lighthouse na merong red sa bubong. Ang bato na kinatatayuan niya ay merong tangkad na 100 feet. Matatagpuan ito sa may dalampasigan ng Westman Islands na may layo sa Iceland 4.5 miles. Sobrang layo sa kabiasnan, sobrang taas pa ng bundok. Tapos napapalibutan pa ng tubig, kaya walang chance na makapunta ang mga zombies dito. Bukod sa lighthouse, meron ding helicopter sa bundok. Kung ang tao ay kailangan mag-helicopter para makapunta dito, paano pa kaya ang zombie? Ang problema lang dito ay mahihirapan ka kumuha ng supplies. Pero kung nakapunta ka dito, panigurado ay meron ka solusyon para doon. Cave Fortress. Sa isang lumang kuweba sa Arkansas ay merong bahay na ginawa para maging nuclear bomb shelter. Ganun pa man, pwede rin itong gamitin para maging bunker pag nagkaroon ng zombie apocalypse. Ligtas ang lokasyon nito sa gitna ng mga gubat, kaya mahihirapan ang mga zombie ang mga kalaban na hanapin ang lugar na to. Bukod dun, mabubuhay ka rin ng komportable sa loob ng bahay dahil napakaganda ng pagkakadesenyo dito. Napakapulido ang pagkakagawa at nakakarelax sa loob. Maganda ang mga furniture, tapos height ceiling pa, kaya maalwan sa pakaramdam. $2 million din ang ginastos para itayo ang bahay na to at makita naman ito sa ganda ng bahay. Bishop Rock Lighthouse. Sa may dalampasigan ng Great Britain ay mayroong isang napakaliit na isla kung saan nakatayo ang isang lighthouse. Ang pangalan ng isla ay Bishop Rock at ito ang pinakamaliit na isla sa buong mundo na mayroong building. Pag nagka-zombie ay napakagandang tumira dito dahil napapalibutan siya ng tubig at karaniwan sa mga zombie ay hindi marunong lumangoy. Bukod doon, dahil sa sobrang taas ng lighthouse, madali mo makikita ang mga kapaligiran mo. Kaya kung mayroong zombie o kalaban na pupunta sa iyo, makakapaghanda ka. Kung meron po kayong gustong kwento, i-comment mo lang sa baba para magawa natin ang video. Muli, maraming salamat po.